Lunch out loud! Oh, 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 oh. Artista ka ba o pagkain sa buhaya? Sa talento at tawa talagang mabubusog ka. Narito na ang bagong artista, search mga tropa. Buhay Artista! Buhay Artista! Buhay Artista! Kami naman ang bibida. Buhay Artista! Buhay Artista! Tara na makisaya! Saring-saring eksena, okay, dami rin intriga. Iiyakan at tawanan inyong matutunghayan. Lahat aming papasukin, pipilit yung kakayanin. Pag di gusto ang tirada, ipapakain ka sa buhaya! Hawak ng budget, kailangan lagi kang hamay! Mother AG! Mga artistahin, kanyang na-discover, lalo pag may looks. Kaya naman bansag sa kanya ay Guapo Hunter, eto na ang talent manager, Mama Wax! Lights, camera, action! Talento mo'y i-ready dahil nandito na si Direk Bayan! Ni Bayani, take two! Sorry, Direk! Direk Bayan! Very good! Good take! Ito ang dapat peg nyo, artistahin na talentado pa! Kayang sumayaw, mag-host at kumanta! Kaya rin magpakain sa buhaya! Billy Joe Cropper! Sila ang artista Gator! Darating na. Asa na? Asa na? Okay. Good afternoon, Mother AG. Direk Bayan, kamusta ka na? Oh, ni Bayan, ni... Lagi ko nakakalimutan mo. Pasensyahan mo na po ako. Medyo puyat ako. Galing akong taping mga six soaps. Direk Bayan. Very good. Thank you. Nice. Nag-taping ka? Hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Ay nako, nasa kontrata yan. Magkano ba ang kinakaltas mo sa akin? Pag 95%. 5% ang sa'yo. So ngayon, alam mo kung bakit ako nagra-racket sa side kasi kailangan ko naman pakainin yung anak ko, si Amari. Oy, oy, oy. Pwede ba? Nagsasayang lagi ako ng pera sa inyo. Wala pa akong tubo sa inyo, ah. Pero alam mo... Puro ako palabas, ah. Alam mo, excited na ako kasi alam ko may hinahanap tayong mga artista. Oo, Direk, nga. Alam nyo, pag-usapan na lang natin, Direk, manager, at Mother AG. Pag-usapan na natin, ano ba ang ibig sabihin or pag sinasabihang artista ka? Ano ba ibig sabihin yan? Artista, syempre dapat una, looks, maganda. Ay, tama dyan. Tama. Looks. Gusto ko sa artista, walang arte. Pwedeng mag-segue ng 85 na trabaho sa isang araw. Dami, ha? Pwede. Wala siya dapat arte, hindi diba, hindi attitude. Ay, yan ang kumikita. I'm done. I'm done. Oy! Billy! Billy! Sabi ko lang, walang attitude. Siyempre. Billy, walang attitude, kaya maupo ka dito. Tama. Sorry. Ka, Mother AG. Siyempre, susunod na talent. Hindi pwedeng puro papogi o pa GGSS. Kailangan marunong kumanta, sumayaw, umarte, at marunong mag-host. In short, parang ikaw, Billy. Ay, yan ang hinahanap namin ngayon, all-around artista. Lahat kaya mong gawin. Lahat. Pero paano kung gustong mag-artista pero
wala yung mga hinahanap nyo, yung mga looks, wala masyado sa talent, pero yung pangarap nasa kanila. Ayun. Ano, paano? Kung walang looks, aba ipakain sa buhaya. Ano pa? Ang bilis naman mo. Mabilis yung decision mo, Direk. Gano'n ang mga director, kailangan mabilis kang mag-design. Hindi mo binigyan ng chance? Kung walang talent, pakain sa buhaya. Yun, kaya naman, welcome dito sa Buhay Artista. Ang pinakabagong artista search kung saan dalawa lang ang pupuntahan nito eh. Pag-aartista o bibig ng buhaya. Yun lang yung option. Magiging artista ka o ipapakain ka sa buhaya. Yun lang. Grabe. Ang laki. Ano pangalan nung ano buhaya? Ito naman ang pangalan niya ay si Crocky. Crocky? Crocky. Pero ito kasi, Direk, Mader, Manager, dalawang dreamer sa mag-o-audition ngayon. Mm-hmm. Ang dreamer na pasok, alam mo kung magkano mapapanalunan nila? Magkano? Mas malaki pakita nila kaysa sa akin. Totoo dahil ba? Sa kaltas mo. 10,000 pesos at tatanghaling artistahin siya. At ang hindi pa pala rin, pasok pa rin. Pasok sa bibig ng buhaya. Tama. Yun. Sila ay artiskain. Artiskain. Kahit kakainin ni Crocky. Oo. Well, ngayon, kilalanin muna natin ang mga artistahin o mga dreamers natin for today. Okay. So, Direk, please lang, paki-cue. Okay. Artist, cue. Shout out, tropang lol. Ako ay medyo marunong sumayaw, medyo marunong kumanta, at medyo marunong din umarte. Ako ang medyo star ng barangay Kuyab, San Pedro, Laguna. Bago ang tagisan ng talento, patalasan muna tayo ng isip. Magting-tong muna tayo. Hoo! Pag ako nanalo dito, huyo kayong lahat sa akin. What? What's your name? Pwede bang malaman? Where? Where do you live? Punta ako sa bahay niyo. When? When it's over, alam niyo na kung sino mananalo. Ako. Ako nga pala si Junel Salvador, 34 years old. Ang medyo star ng San Pedro, Laguna. At nagiiwan sa inyo ng isang kasabihan. Huwag kang magagalit sa mga taong tamad. Kasi wala naman silang ginagawa. Ay night. Salamat po. Maraming salamat po. Jomel, Jonel, alika dito. Jonel Salvador, welcome. Buhay Artista, dyan ka sa marker mo. Yan, una sa lahat, welcome, Jonel. Medyo... Thank you po, Daddy Bills. Kinakabahan ka pa ba? Kinakabahan kayata, oo. Medyo po, medyo. Medyo. Kasi siya si medyo star. So, medyo na perfect mo, medyo na tapos mo, medyo magaling. Medyo lang. Pagka kinakabahan, nakakatakot pa kami. Ang gaganda naman ng mga namin. Huwag kang kabahan. Kanina, pinapakinggan kita doon at tinitingnan kita. Believe ako sa'yo, hindi ka pa artista, hindi ka pa sumisikat, nagpa-botox ka na. Maganda yan. Diba? Ay, siya nagpa-botox, hindi po nagpa-botox. Diba, parang direct. Kasi balat na banat yung mukha niya. Hindi. Ibig sabihin, fresh. Fresh. Fresh ka. Gusto ko yung ano mo. Natanong ko lang sa'yo, Jonel, bakit ba gusto mo magaling artista? Daddy Bill, sa totoo lang, trip ko lang. Alam mo, Jonel, wag po kami sinasama sa trip mo. Hindi, wala nga. Basa ka ng trip. Kasi sabi, trip-trip lang daw eh. Trip gusto lang. Ko kumita, Jonel. Hindi lang ito trip. Pasensya na, ma'am. Nadamay kayo, ha? Alam mo ba? Kung trip yan, anong trip yung ginagawa mo? Bad trip eh. Wala lang po kasi magawa sa bahay. Boring na sa pag-aalaga ng bata. Jonel, narinig mo ba yung nasalita?
Oto sa ukong uno na mga idaw waga-waga. Kung hindi ka magiging artista, ipapakain ka namin sa kanya kay Croaky. Magiging artista po ako. Magiging artista, sigurado. Alam ba kung ano sinabi ni Croaky? Ano sabi ni Croaky? Ang sabi ni Croaky, ano? Ano? The best ka. Salamat, Croaky! Ba? The best ka rin! Alam mo, si Direk Bayan lang ang nakakaintindi kasi kay Croaky. Paano mo nasabing pwede kang maging artista dito sa Buhay Artista? Pwede po, kasi po, ano eh, makapal po mukha ko, medyo nahiya lang talaga, kaya ay! Medyo star. Kung makapal ang mukha mo, saan mo ihahalin tulad ng kapal ng mukha mo? Sa kapal ng foundation mo. Sa kapal po nung sapatos nyo, yung swelas ng sapatos nyo. Uy, makapal yan. Makapal nga. Makapal yan. Tama. Natutuwa ako dito. Babudgetan ko to. 300. 300? 300. Okay pa sa'yo yung budget na 300. Pwede na po yung pamasahe. Pamasahin na rin yan. Hindi na rin masama yun. Sino ang favorite director mo? Si Direk Bayan. Jonel. Ano yung ginawa kong pelikula na dinirect ko na napanood mo na? Mm-mm. Ano po, natatandaan ko po yun eh, yung pelikulang pamagat noon, hindi ko maalala. Mismo. Yun galing. Yun! Ang galing! Yun yun! Yeah. Direk, yun yung flop mo! Siya lang pala yung nanood! Ang tinamit mo! Nanominate, isa lang ang nanood noon. Nanominate sa Oscars yan. Ay! Oo, ang kalaban namin yung Crouching Tiger. Napanood ko po, napanood ko po. Ang galing po nung blocking. Talagang wala akong makita. Sabi niya, napanood niya yung pelikula ko, ang galing ng blocking, wala siya nakita. Wala siya nakita. Block eh. Janelle, ganito, pag ikaw ba magiging artista, anong role ang gusto mo? Gusto mo ba maging sa drama? Gusto mo ba sa action? Sa horror? Janelle, ako na sasagot, Madam Wax. Ang unang gagawin ko sa'yo, ang role mo, puno ka ng kalamansi. Ay, ang ganda nun! Pwede po. Paano ang acting ng puno ng kalamansi? Ipakita mo nga sa pakita amin. Paano yung puno ng kalamansi? Direk, paki-cue lang. Artist, cue, action. Puno ka ng kalamansi. Puno ng kalamansi. Kaya siguro... Hindi nagsasalita ang puno. Ang puno ay nakatayo lamang at nagiging kalamansi lang. Yan, nakaganyan ka lang. Marami kang puno. Paano ka nga namin ngayon papanoorin? Sige. Wala pang hangin, nakatayo pa lang, nakaganyan. Nakatayo lang. Tapos biglang... Bagyo ang dumating, paano ang puno ng kalamansi? Nalaglag ang mga bunga. Nagustuhan. May emosyon siya. Alam mo, nararamdaman ko po. Naiiyak ako. Natatouch ang mga producers, managers at director namin. Baka magpasa ako doon sa Direk, ito na, totoo na to. Okay. Ito ang dreamer natin, paki-cue lang. Artist, cue. Good luck, Janelle! Kaya mo yan, Janelle. Medyo galingan mo. Medyo galingan mo. Lights, camera, action! Hello, guys. Ako na yung hinahanap niyong papatay kay Cardo. Ako si Freddy. Umiilaw utak ko. Tawagin niyo akong Freddie Mercury! Cardo! Di ba agi lang ah? Siya, lumipat ka! Doon tayo maglaban sa Mars! Doon tayo magpatayan! Doon kita papatayin! Napakarami mong buhay dito sa Earth! Napakarami mong buhay dito sa Earth! Nakakainis ka! Huwag tayo sa Saturn! Mahihirapan kang ipagtanong yon. Cardo! Humanda ka na! Papatayin lang kita! Bang! 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 Cardo. Kaya, easy lang sa iyak. Mangyayari dahil wala mapapalala.
Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. Woo! Yeah! Panahon para maging hari. May panahon para magpapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaraw, umula. Woo! Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Buhay artista, buhay artista, kami good take. Ang nabibida. Bravo! Ang galing ni Janelle. Akalain mo, no, ang dami-dami niyang talent na pinakita sa atin. Nag-acting siya, tapos kumanta siya. At ang pinakamahirap doon, paano mo magagawa doon yung kanta hindi mo masabayan? Oo, to. Napakahirap pero, doon. No. Oy, medyo nasabayan dahil siya ang medyo star. Ano mo, Mama Wax? Mother AG, Janelle, unang-una, sino ang sumulat ng script na ginawa mo? Ikaw ba yan o may sumulat para sa'yo? Ano po? Nadaanan ko lang dyan eh. Sa labas. Napulot mo? Opo. Tapos, parang kanta to ah. Direk, pwede na ba to? Sige, pwede na yan. Yun. Mo, ang galing sumagot. Wala yung tanong ko doon sa sagot. kung sino nagsulat. Pero, nakuha niya medyo malapit. Medyo. Kaya tanong natin, opo, dyan lang po kasi sa labas, kaya medyo malapit. Pero magaling ka. Natuwa at napatawa mo kami. Makapal talaga ang mukha niya. Eto, alam mo, Janelle, sa pagiging artista, number one kasi wala tayo dapat mga attitude. Diba? Pero yung sa'yo, nakikita ko, puro attitude ka. Pero yung attitude mo, in a good way. Angas po. Na, oh. Oo, maangas na maganda. Kaya alam mo, believe ako sa artistang to, na kahit medyo-medyo lang ang pinakita, medyo may potential siya. Thank you po. Potential. May potential. Maganda sinabi mo, Billy. Alam niyo ba sa katunayan yan, nagsusulat na ako ng cheque. What? Magkano? Nagsusulat na ako ng cheque, yung aking 10,000, alam niyo ba kung saan ko dadalhin? Saan? Ita time deposit ko. Hindi ko i-ano sa kanya. Sa savings mo, time deposit lang. Isa-save ko na lang yun. Kausapin natin si Crocky. Ano bang napansin mo at humanga ka ba kay Junel? Wawabusin daw ang combo mawidi ako. Ano daw? Sa sobrang galing daw ni Crocky, natawa siya at nawiwi siya. Naihi si Crocky? Kinilig! Linayo, huwag ako umumi. Ayun. Ano daw? Yung kidney daw niya, naipit ng pancreas. Kaya nagkaroon siya ng disease. At least honest si Crocky sa'yo. May sakit first pala si Crocky. First episode, may disease si Crocky. May disease. Crocky. Patayalisis mo na si Crocky. Kaya ka kalahati lang siya. Alam mo, kalahati na lang siya kasi inooperaan yung kalahati. Dahil may disease ka. So, paano lumalangoy si Crocky ngayon? Ay, nako, lumalangoy yan ang pahitin. Maraming salamat, Janelle. Sa gilid ka muna. Good luck sa'yo. Thank you po. Thank you, Crocky, ha? Thank you po. Yamamuho, wakahuri. Alam mo, nakakatawa siya. Oo. Alam mo, ako sa tingin ko yung performance niya, yung mas naging kampante siya, mas naging confident siya nung second time. Yung memorize ni memorize yung nagsulat. Alam mo, Billy, anong tawag doon? Poker face. Poker face hindi talaga. Hindi siya Pero alam mo, as a talent manager, no, pag titignan mo siya, nararamdaman ko kasi yung kaba, di ba, mother? Pero ako... Kasi kailangan talaga, pag sasali ka dito, makapal ang mukha mo. Pero alam mo, Mother Wacky, dahil wala ka pa naman sumisikat na alaga, ano? Meron, ito, oh. Ang laki ito si Billy. Ito, alaga, oh. Hindi mo pa nga binabalik yung bayad sa kanya sa commercial, ano? Tama. Alam mo, mas mabuti pa, tawagin na lang natin yung pangalawang dreamer. Direk, pa, ano... Q lang, please. Artist Q. Hindi ko na ba
sina Sir Jayari, 30 years old, ang Ikot King ng Kaintarisal. Bago tayo magtagisan ng talento, magpatalasa muna tayo ng isip. Mag-think, talk muna tayo. Who? Who will be the last man standing on this battle? Siyempre, walang iba, kundi ako. What? What will be the reason para matalo ako ng number one? Siyempre, wala. 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 Where? Where na si number one? Ipapakita ko sa kanya ang aking pangmalakasang talento. When? When this battle begins, sisiguraduhin kong hindi mananalo si number one. At siyempre, naniniwala po ako at totoong naniniwala po ako sa kasabihan ni number one. Thank you. Ay, Brian. Ay! Fairness sa'yo, Jari. May confidence. Nasir, Jari, fairness. Fairness sa'yo, Nasir. Una sa lahat, talagang ang laki ng galit mo sa number one. Hindi naman po. Alam mo, confident na confident si Nasir. Hindi siya nagkamali, tuloy-tuloy siya. Nasir, bakit gusto mo bang mag-artista? Tama. Gusto ko pong mag-artista kasi po, nasa lahi po talaga namin yung mala-artistahin. Ikaw ba, paano mo nasabi na pwede ka nang maging isang artista? Pwede na po ako maging isang artista kasi po, kaya ko pong gawin lahat. Lahat? Sige nga, on the spot, iyak! Ay, magkakaiyak. Nadala ko doon, nadala ko. Oo, mahusay. Nakukuha na ko ng kontrata. Tawa po. Ngayon, ha? Takot. Takot. Yan. Ngayon, gawin mo yung iyak, tawa, papalit-palit ng 20 beses. 1, 2, 3, action. Iyak, tawa. 2, 3, 4. Dami po eh. Ay, hindi pwede magbigla mo. Ito yung mga times na yung mga artista ay mga ganyan ay nag-a-attitude ay agad-agad lang tinatanggal yan sa mga trabaho. Pero gusto ko siya, papapibli mo ko ng kontrata na yan. Narinig mo naman ang kanyang comment. Masyado daw maraming pinagagawa ng director. Mm-hmm. Ano ba ang dapat gawin sa mga artista ang ganyan? Chikawong ko yam-yam bumawago. Ano daw? Ipakain daw sa unggoy, pagkatapos... Ayaw niya kainin. Si Crocky ang kumakain na. Ayun ang sinabi niya. Kaya eto. Dapat hindi umaarte. Grabe naman ito. At dapat sinusunod ang director. Alam mo, Nasir, naa-aser na kami sa'yo. Nasir, hindi. Gusto ko lang ayun si Nasir. Nasir, paano mo kami ko-convince na kunin ka namin artista? Correct. Oo. Sa paano hindi mo ipakain sa buhaya. Yes. Ma'am, sir, kunin niyo na po ako bilang isang artista kasi po, malaki na po yung pangangailangan ko. Okay, na sir. Bili, sandali. Yes. Kukunin ko siya. Ha? Aba, mag-iisip muna ako. Aray! Pinatungan mo! Sorry! Hupunan ko yun! Producer mo ako! Producer mo ako! Ito naman kasi, mother, ang upuan. Nandito kayo. Producer ako, yan ang gumagaso sa atin. Sorry, mother. Willing ka ba kunin sa isang project, pero 98.5% ng kita mo mapupunta sa manager? Kaya mo yun? Pero pwede na rin naman po, kasi po ang importante, yung meron tayong naiuwi sa ating pamilya. Alam mo, maganda yung sinabi mo. Direk, paki-cue. Okay, artist, cue. Clapper! Lights, camera, action. Kamusta, tropang lol? Meron lang akong gustong sabihin sa inyo. Alam nyo ba na ang buhay ng isang tao ay parang isang gulong ng sasakyan na umiikot? Tama, umiikot. Kung minsan, ito ay nasa baba, at kung minsan naman, ay nasa taas. Sadya mapaglaro ang tadhana, tropa. Tapos mapupunta ka pa sa babae na paiikutin ka lang. Pero kahit paulit-ulit ka niyang pinapaikot at pinaiikot, ay patuloy mo pa rin siyang minamahal. Bakit nga ba? Bakit patuloy pa rin nating minamahal ang mga katulad nila? Bakit? Dahil siya
ang nagpapaikot ng mundo mo. Nakakatawa, hindi ba? Minsan nga, sabi ng mga babae sa akin, ako daw ang nagpapaikot. Hindi nila alam, ako ang pinapaikot nila. Kasi ako, kontento na ako sa mga bagay na meron ako. Talaga mapaglaro ang tadhana. Kahit nahihirapan ka na sa pag-ikot nito sa buhay mo. Pero kahit pagod ka na, kung gusto mo magpahinga, pwede. Dahil sabi nga nila, bawal mapagod, bawal umayaw. Dahil pag umayaw ka, talo ka. Pero alam nyo ba, tropa? Kahit anong bigat o kahit anong laki ang ibigay sa inyo ng tadhana, huwag nyo kakalimutang lumaban. Dahil bandang huli, ang ikot ng mundo ay aayon sa lahat ng inyong mga pangarap at mga mithiin na gustong maabot. Dahil sabi nga nila, ang buhay ay gulong ng palad. Ay! 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 Matulog, Tash! Guys! Uy! Ano nangyari? Tayo kasi sa nangyari. Wala tayong napanood. Ano ginawa niya? Kasi paikot natin yung umiikot. Yung umiikot ka dito sa likod niya, nakakaantok. Yan na naman, Nasir. Nasir, patigil mo na yan, Nasir. Alam mo, Nasir, sa totoo lang, kahit natutulog kami dito, alam mo, nagre-rehistro pa rin ang iyong boses at napakaganda ng mga sinasabi mo. Salamat po. At saka alam ko, ang ganda ng pagka-monolog mo, ang linaw mo magsalita. Bukod sa malinaw ko magsalita, ano-ano ba yung pinagagawa mo? Nag-iikot ka ng parang ng upuan, nag-ikot ka ng lamesa, pero hindi ka bumibitaw sa karakter mo, napakagaling. Salamat. Number one rule sa artista, ha? Oo. Dapat pag nagsasalita ka ng monolog mo, dapat malinaw. Don't break the character. Salamat po. Yes. At saka naririnig natin ang mga audience dito, mukhang nabibilib sila. Correct. Sa pag-ikot niya at sa mga ginagawa niya at sa mga sinasabi niyang mga litanya. So, ibig sabihin nun, may action, merong pinakikind ang galing niya. Alam may, mo? May hugot eh. May dating na hugot. Yes. Alam mo, may ano, mahirapan ako. Buti na lang, hindi ako si Crocky. Crocky! Ready ka na, Crocky? Nauno, wamamuhay alaidi. Ano sabi? Ayun, sabi niya, ready na siya. Namumula na ang kanyang kili-kili. Namumula na ang kanyang kili-kili. Gigigil na siya. Oh. Gigigil na. Eto na, tawagin nating muli si Medyo Star at Ikot King, Dreamers 1 and 2, pasok! Ayan! Artistahin ba o artiskain sila? Oh, Dreamer number 1, Dreamer number 2, sino kaya ang artistahin at sino kaya ang artiskain? Naku, kinakabahan ako. Ito bang alipores to ng mga crocodile? Ay! Yes, ikaw. Si Crocky ang magsasabi at alamin natin kung ano ang sinabi ni Crocky at kung sino ang dreamer sa dreamer number 1 o dreamer number 2 ang artistahin o artiskain. Correct. Crocky? Wagot si Niawang Mumi, Awawang Gawurante. Ang ibig sabihin niyan, ang artistahin natin for today ay si... Nasir Jayari! At ang ibig sabihin niyan, Janel Salvador ang artiskain at kakainin ni Crocky, artista ng artista. Congratulations, Nasir! Ikaw ay tunay na artistahin at makakatanggap ka ng 10,000 pesos! Yehey! At pagkakataon mong magkaroon ng buhay artista sa ating Grand Finals. At Janel, sa'yo naman, maraming salamat din sa pagsali mo dito. Makakatanggap ka ng 5,000 pesos at... sisikat ka rin dahil magiging artist kain ka. Ipapakain ka na sa buhay. Buhay artista! Thank you, Janel! Good luck! Salamat, tropang lol, sa pagkakataon na binigay niyo sa akin, no? Bali, thank you sa pagiging part ng show na to. At naipamalas ko kahit papano yung galing ko.
kahit medyo kinapos tayo, medyo natalo tayo, hindi ko na ipakita yung best ko. Pero salamat sa pagiging part ng bagong show ng Lunch Out Loud. So ngayon, dito muna tayo. Natalo tayo, kaya papakain muna tayo kay Bro. Magbuhay artista? Mag-audition na! Ibida ang inyong talent. Kaaliw-aliw man o kalokohan, kahit anong paanda, pwede! Open to all 18 to 59 years old. I-email ang mga sumusunod na detalye. Name, age, contact number, address, at mag-attach ng sample video. Isend lang sa aming email. Walang basagan ng tri, basta't mapabilib ang matitimik na artista gators. Magpa-discover na sa Lunch Out Loud! Dito lang sa TV5!